evening, good morning, good afternoon. Depending on where you are right now, your time location, magandang araw sa inyong lahat. We are on direct entry number 824. Okay. Sign natin ang 824. He himself educates and instructs me. I feel that I am the object of his special action. For his inscrutable purposes and unfathomable decrees, he unites me to himself in a special way and allows me to penetrate his incomprehensible mysteries. There is one mystery which unites me with the Lord, of which no one, not even angels, may know. And even if I wanted to tell of it, I would not know how to express it. And yet, I live by it and will live by it forever. This mystery distinguishes me from every other soul here on earth or in eternity. Okay. Sa aking pagkakahiwalay sa karamihan, si Jesus mismo ang aking punong guro. Siya mismo ang nagtuturo sa akin. Nadarama ko na sa akin nakatuon ang kanyang espesyal na pansin. Sa kanyang di malirip na mga layunin at di maarok na mga pahayag, ipinagkakaisa niya ako sa kanya sa isang espesyal na paraan. At pinahihintulutan ako na mapasok ang kanyang di maunawaang mga misteryo. May isang misteryo na ipinagkakaisa ako sa Panginoon, kung saan wala ni naman maging ang mga anghel ang makaalam. At kahit na naisin ko itong sabihin, hindi ko malalaman kung paano ito ipahayag. Gayunpaman, nabubuhay ako dito at mabubuhay dito sa habang buhay. Ang misteryong ito ang nagbubukod sa akin mula sa ibang mga kaluluwa sa daigdig o sa kawalang hanggan. Wow! At kahit naisin ko itong sabihin, hindi malalaman. Walang makaalam kahit sino man at even angels, no? It's between them, the two of them. Kumbaga sa lingwahe natin, ikaw na. Or ang haba ng hair, no? Pag yung babae, maraming nanliligaw. Sasabi natin, ang haba ng hair. So parang ganun, no? In comparison with what Faustina was saying, that moment, that experience was only between Jesus and herself. And this special union with our Lord Jesus Christ, maraming beses naman na she had told this to us many, many times, paulit-ulit. In her diary, she mentioned so many things about these experiences, this union with God that none of us, no, could really comprehend because it is out of our experience. Siguro kung meron man sa atin dito na nakaka-experience lang ganun, no, parang isa lang. Napakarami na ng dalawa, no? But I think one. Not even me. Hindi ako yon. So it is a very special experience given to only those who deserve it, no? Hindi pwedeng magkaroon ng ganong experience yung hindi handa, walang kahandaan. The desire for God is written in the human heart. Saan nakasulat yung desire natin for God? Again, ang sabi dito, it is written in the human heart. It is encoded. When we say encoded, no, nakasulat, no? Kumbaga, halimbawa, nagta-type ka sa computer mo, ine-encode mo, no? Bakit ang tawag ay encoding, no? When we type on the computer, bakit ang tawag ay encoding? Kasi, we would just press, halimbawa, the word God, we would just press
on the keyboard the characters G-O-D. So when we press the characters G-O-D, lalabas sa screen natin yung word na God. Pero ang sabi nga, encoded. Kasi hindi naman yan naiintindihan ng computer by how we know this. So yung computer, naka-program yan. Naka-code. No? May code yan sa computer na pag ang tinype ang G, no? Kapag pinres mo yung character ni G on the keyboard, ang lalabas ay yung gantong character. So, it is encoded. Hindi naman kasi letter G ang nasa loob ng computer brain or ng processor, no? Or ng system na tinatawag natin. So, it is encoded. And would you know, alam nyo ba kung paano yan? Characters are encoded in binary language. Na ibig sabihin, 0, 1, 0, 1. It's a combination of zeros and 1. So, magdi-differentiate yan. Kapag ang encoded ay 0, 1, 0, 1, iba yun, no? If it's 0, 1, 0, 0, iba din yun. So, hindi mo kailangang i-type sa computer keyboard yung 0, 1, 0, 1 para mag-output ka ng G. So, hindi gano'n, no? Hindi eksakto, no? Nag-example lang ako because I do not know what is the code for letter G. So, hindi mo kailangan i-type or ilagay yung buong code na 0101 just to type G. So, pinasimplify ng ating system, no? So, parang gano'n. It is encoded. Our desire for God is encoded in the human heart. Pero bakit hindi natin maramdaman? Eh, kasi nga naka-encode po, no? Meron kang kailangang ipindutin, meron kang kailangang i-activate, no? I-enable to access the code. No, parang yung nakakapanood ka ng mga ng mga fantasy movies, no? Parang yung nasa isang halimbawa, yung eksena ay nasa isang na-trap sa isang cave, halimbawa, no? Pero highly sophisticated yung cave. Yung pala, yung pagkakagawa ng mga kala mo, mga walls lang, no? Pero pag meron kang natapakan, bigla kang malalaglag. Or meron kang nahawakan, no? Biglang may mag-open na door. So, parang ganon. We need to activate a certain code in our heart para bumalik yung desire for God. Kasi nawawala, no? Because we were born here on earth, we forgot. We forgot many things about God. Nalimutan natin talaga lahat yun, no? Kasi nga, yung kumbaga environment natin is purely of this earth. Kaya nakaka-relate tayo, no? As we grow older, ang relationship natin natatali. Yung nagkakaroon tayo ng attachment na tinatawag sa ating environment. O in this case, sa earth, no? Sa lupa kung saan tayo pinanganak. So, kailangan talaga ma-activate yon. Because it is there, it is in our human heart. Nandun yan. It is encoded there. We just don't know the code, but if we ask for God to activate that code, God will give it to us. Because man is created by God and for God. And God never ceases to draw man to himself. Only in God will he find the truth and happiness he never stops searching for. So, saan natin yan? When we ask God for that code, for that code to be activated, God will grant us, no? Ibibigay niya yan sa atin. The code will be given to us if we ask God for it. Karaniwan yan kapag nandun tayo sa peak ng kalungkutan, depression, or problema, no? Yung kapag hirap na tayo, wala na tayong ibang malapitan, wala na tayong ibang makapitan, then we ask for God's intervention, for God's grace. And that is when this disabled key will be activated. This mystery of blessed communion with God and all who are in Christ is beyond all understanding and description. Hindi
Talaga yan, mauunawaan at mailalarawan. Even Faustina, in her writings, she said she could never write it, describe it fully, completely as it is. Hindi talaga kaya because no words, wala eh, wala siyang katumbas na salita in our language, no? So it cannot be described, it cannot be understood. While we cannot understand, the Bible uses parables, or what are used in scriptures, no? Scripture speaks of it in images, tulad ng life, buhay, light, liwanag, no? Imagine seeing the light. Sabi niya may light na dumating. The person had light in this and that, no? So parang paano 'yun? Paano ba nakikita ang liwanag sa isang tao, mga ganun? But we really could not describe. Every one of us, each one of us has a light, pero iba't iba ang level. Still we cannot see the amount of light, or we cannot differentiate the amount of light that this person has with us. No, only God sees it. So it also speaks of peace, wedding feast, no? Halimbawa, yung wedding in Cana, no? Hindi natin ma-interpret yun kasi it is really coded, no? In fact, the whole Bible is coded. Kaya nga nagkakagulo eh, because it is coded, maraming interpretations, no? And merong fundamentalist, no? Merong non-fundamentalist. So, maraming interpretations. Kaya nagkakaroon minsan ng pagkakahiwa-hiwalay. Other images are wine of the kingdom, the Father's house, the heavenly Jerusalem, paradise. So, these are some of the words. But they could not really completely describe that union with God. Hinding-hindi, no, walang-wala. Maliban na lang na maranasan mo. No eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man conceived what God has prepared for those who love Him. So kay Faustina, it was different. Sabi niya, may isang bagay siya sinasabi. Ito, balikan natin. Sabi niya, there is one mystery which unites me with the Lord. One mystery na kahit sino, hindi daw makakaalam, not even the angels. So, it's just between the two of them, no? And this mystery distinguishes me from every other soul here on earth and eternity. Ibig sabihin, the amount of light that she has is exact. Ours is also exact, pero ibig sabihin, ibang-iba yung itsura niya. Let's talk about light, no? The amount of light that Faustina had is different from the amount of light that we have. No, pwedeng mas makapal ang kay Faustina kaysa kay Saint Augustine or the other way around. No, basta magkakaiba, meron laging walang eksaktong-eksakto, no? For every soul, iba-iba ang level ng liwanag. When we talk about light muna, ha? When we talk about light, so iba-iba yung amount or quality of light that we have. So, meron tayong kakanyahan, iba-iba, no? And my amount of light, maybe, you know, kung kay Fauci, halimbawa, 10.8 yung kapal. Maybe sa akin, halimbawa, 1.3, no? So, ganon. Pero still, meron pa rin yan yung mga kapatid ko na may 1.3 din, may magkakaiba pa rin dyan. So, there will always be difference, no? Talagang sa'yo lang yun. Kahit ikaw, pwede mong sabihin, This distinguishes me from every other soul here on earth and in eternity. Kahit si John Paul, ganun din, no? Magkaiba sila ng light ni Faustina. Because of his transcendence, God cannot be seen as he is unless he himself opens up his mystery to man's immediate contemplation and gives him the capacity for it. God cannot be seen as he is. Who has seen God? So Faustina,
Faustina said that she saw him. She was able to communicate with him. Pero tayo, wala, hindi natin alam yun. We do not experience that. So, bakit sa kanya nangyari yun? Because, ito yung sasabi niya, unless God Himself opens up His mystery to man's immediate contemplation. So, siya yung magbibigay. It is a grace coming from God. If God sees you worthy of seeing Him, meeting Him, communicating with Him, then it is a special grace that you will receive. The church calls this contemplation of God in His heavenly glory the beatific vision. So, yun o, napakaswerte. Pero hindi po yan swerte-swerte. It is created. It is earned. Kailangan mo yung i-earn. So, you have to do a lot of things. We will not go into detail on how to be worthy of it, but the example of Faustina will suffice. Study her life, makikita mo kung bakit siya nagkaroon ng ganoong regalo. Why God opened Himself, His mystery, to save Faustina. It is my prayer that we, at in this lifetime, be able to experience that. But, again, we have to work for it.